stock third gear ba ang problema ng sasakyan mo? Gaya nito. Ayan. So from D to plus minus. So naka 3-0 agad. Bali, ang unit natin ay Kia Rio. Gaya nito. Ano kaya yung model nito? Parang 2016 ata to. Hindi ko alam. Ayan. So automatic transmission siya. Pinaandar natin. Ayan. So one click lang naman siyang paandarin. So wala namang nakailaw na sign ng pitaka o ano-ano pa. Tingnan natin yung park, reverse neutral. So ayan, kinambyada ko sa drive. Tapos lagay natin sa plus minus. Kita natin na naka-3-0 na agad siya. So dapat ay primera yung lumabas, yung 1. Pero dito ay 3 yung lumabas, kahit anong palo-palo ng sampak-sampak ay ganun talaga. So kapag ganito yung problema natin ay low power to. So kasi nga ay walang primera at segunda, pero malakas naman tong tumakbo. So ngayon ay ayan, abrihan natin agad yung hood para magsimula na tayo. So bali, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa kasi yun, kapoy na mag-istorya-istorya ng daghan. Sinugusugo ko na agad yung kasama ko dito na lagnutin at ibutin yung isiyo natin. Ayan, so wala nang chik-chik kung ano-ano pa dyan. Rikta agad tayo sa pinakamurang pyesa ng sasakyan na to. So yung utak ng sasakyan kasi yun, naglilibugan siya. Kaya ayaw lumabas yung primera at segunda. Ito yung isiyo natin, original to. Ito talaga yung utak niya. Bali, ang gagawin natin dito ay ayan. So videohan natin si Matsuki. Nagkinding-kinding si Matsuki na naglakaw-lakaw. Ayan, so antayin natin kung ano yung ginawa niya. Siyempre, pagkalipas ng ilang minuto at maraming araw at buwan ay ito na si Matsuki. So ngayon ay paminaw-paminawan natin yung istorya ni Matsuki dito. Meron tayo mga ECU dito, brand new. Aw, brand new, magugkaha, ikaw na bahala liha. So kita natin si Matsuki na dalawa yung dinala niya, ano kaya yung gagawin niya dito? Kinumpir niya yung dalawang ECU natin, ayan, yung brand new at yung original. So medyo magkaiba ng kunti yung nakasulat. Tapos yung isa naman, ayan, inabrihan din. Kita natin na same lang naman silang dalawa, ano kaya yung purpose niya dito. So bali, yan, sabi niya ay yung isa lang daw yung gagamitin. So yung isa naman ay pinakita niya lang para malaman ninyo na meron pa siyang stock dito. Kaya kung meron kayong problema na tulad nito, so umabanti na kayo agad dito at nang makabita natin kung ito man talaga yung problema. Yan, so tapos nang may kabit. So bali, yan yung spare natin na brand new at ito naman yung original niya. Tapos nakabitan natin yung isang brand new ECU. Gear start. Op. Gear start. Op. So kita natin na yung bagong ECU ay ayaw na palang umandar. So buti pa yung original. Kasi umandar pa. Kaso nga lang ay naka-stock third gear. So dito ay nagpindot-pindot lang si Matsuki sa kanyang bulang kristal. Ayan, so para dugang-dugang sa kadugay sa atong video. Tapos yun na. Fast forward ng konti. Ganun lang ka basic. Ini-start na agad. Ayun. Ayun oh. Umandar na. So dahil sa one click na siya ay patay natin ulit at i-start natin kung talagang one click ba. Yun. So wala tayong magawa. Umusok talaga yung tambutso. RPM pa RPM na naman ng kunti. Pagkatapos ay paminawin natin yung istorya ni Matsuki. Tudlo-tudlo na naman si Matsuki. Pasok! Yun o! Oh, one click! Meron na primera, bay. Segunda tayo, bay. Iyon! Lumabas si segunda, bay. Balik tayo primera, bay. Ayon! Segunda, ayon! So ngayon ay hindi na siya mag-stock third gear, bay. Aw, hindi. Oy, perting hindi ah. Ayun oh. Dito tayo. Ayun, so naka-primera na. Segunda natin. Ayun, naka-segunda na. Balik natin primera. Agay, ayun, may primera na. Balik natin drive. Balik natin, ayan. Balik natin, ayan. Good job. So dahil sa good job na ay dito na tayo. Tingnan natin ulit yung mga ECU na hindi magandang kahimtang dito. Ayan, so in RPM RPM para lumaki-laki talaga yung libor natin. Tulong nga.
Okay, start. Yun o, one click. At nang magkaalaman ay pinaatras na natin agad na nakauna na naman yung Avanti. So tara, tingnan natin kung lahat ng cambio ay gumagana ba. So pina-overtake natin agad ng dahan-dahan dito. Yan, so umabot na siya ng medyo 100 yung takbo. So